ang culprit dito si DJ Jin. Eh. Ako naman. Hindi, dahil kaya nga natin... kaya natin pinag-uusapan. Pinag-uusapan ito eh. Dahil totoo. Ikaw yung culprit dito eh. Masakit dito yung pagiging culprit mo. Ako pa yung example talaga eh. Ikaw talaga yung example eh. Buti nga, ang gusto ko nga dito dahil naka-red ka eh. Ganun ba diba? Yun? Yung red, sabi nga nila sa Inchiki, di ba? It's mula. Ay, oo. Pera yan. Sakto, may third Friday. Ah, oo. Magkano? Yung nga yung nakakatakot dito pag sinabi mo magkano, that means meron ka na naman pwedeng kasusin. Actually. Okay. Ang pag-uusapan natin ngayon, kagaya na napag-usapan natin kanina, ang focus po natin ngayon is how to start saving. Oo. Diba? Sabi nga nang kanina, no, isa sa mga kasama natin na kasama natin sa ating KSK, si Miss Evasco. Yan. Sinasabi niya na under our principle, sa KSK, mm-hmm. pag nakuha mo yung sweldo mo, you have to pay yourself first. Yan. Madaling sabihin, madaling gawin, how to sustain it is the problem. Yan. So ngayon, sa araw na ito, kasama natin all the way from the Philippines, walang iba. Kung nag-iisa lang ho ito eh. Ito yung taong walang tulog ho ito every... Saan man ho siya imbitahin? Ha? Saan? Saan man siya imbitahin? TV, radyo, anong oras? Whether madaling araw, hating gabi. Gising ho ito. Gising ho ito. Ang ating hong, masasabi ko lang ho ha, sa lahat ng schedule na yon, nakakapag-basketball pa yan. Oo nga. Mm. Nakaka-3 points pa yan. Mm. At sinisiguradong ng mga anak niya na pag nag-3 points si Papa, pasok. Hindi lang pasok. Naka-YouTube yun. Tsak yun. Kasama natin ulang. Ngayon, walang iba kung hindi ang ating Superman. Kaya nga tawag sa kanya Superman eh. Dahil konti lang ang tulog niyan. Ang tulog lang niyan, buti na lang paminsan-minsan hindi siya nagmamaneho. Kaya hindi siya pwedeng matulog. Pero nakakatulog ho yan pag may nagmamaneho para sa kanya. Ibig sabihin, nakaka-idlip siya kahit papano. Walang iba kung hindi kasama po natin, Superman Armand Benko ng KSK. Hello! Hello, magandang araw sa iyo lahat dyan sa Hong Kong. Miski na balitang balita, siyempre sa buong mundo ang sitwasyon sa Hong Kong ngayon. Sana isa pa rin maayos at masaganang pagbati sa inyo dyan sa Hong Kong at mga Pinoy, saan man sa mundo. Siyempre, ang PTS, yung mga views ng PTS, hindi lang Hong Kong, Kuya Mike, eh, no? Hindi lang, nakikita ko dun sa mga nag-chat-chat, eh. Canada, Russia, Middle East, Russia. Russia, meron na rin. So, meron na rin kami sa Europa. Oo. So, magandang araw po sa inyong lahat. Ayan. Magandang araw sa inyong lahat. Okay, Arnon, hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa dahil ang pinaka-importante dito ngayon, di ba, lagi natin sinasabi, especially in situations like this ngayon, hindi naman sa sinasabi natin na alarming yung situations. Pero sometimes, doon tayo na mumulat eh. Di ba? Pag sinasabi nating saving or magsusubli tayo, in times like this na nangyayari dito sa Hong Kong. Ang tanong ko dyan ngayon, sabi ko nga kanina, doon sa panimula sa explanation ko, madaling mag-umpisa. Diba? Yes. Ang mahirap dyan kung paano ituloy. Kasi isa sa mga culprit dito, ito yung kasama ko dito, yan si DJ Jin. Culprit dyan eh. Ang daling mag-umpisa. Pag nakita niya na meron na siyang itabi, uy, may kailangan yata akong bilhin ah. Pwede! Yun! Ngayon, the ball is in your court. Ayan, kailangan 3 points to ha, 3 points. Okay. Sige, Aaron. Masado hong nabida ni Kuya Mike yung aking pagti-3 points pa nagbabasketball. Kaya ko na lang po yung piso-piso. Nakita na rin po ni Kuya Mike live. Hindi na rin po ako masyado nakakatakbo. Lakad na lang mula dun sa... Aba, kahit na naglalakad ka lang, pasok pa rin eh. Yeah, so basta humakuha ng mga anak ko na maipost sa YouTube okay na sa akin sila. Yun lang ang ayos na. But dito sa pinag-uusapan natin yung pag-iipon. Lima ang aktibidades pag ginahawakan mo ng maayos ang iyong pananalapi. Mm-hmm. Ikaw ay una, kumikita.
nagpaplano, nag-iipon, gumagastos, at nagpapalago o nag-iinvest. Dito sa lima na to, talagang yung pag-iipon, diyan merong pinakamataas ang resistance. Resistance yung hindi maluwag sa kalooban natin mag-ipon. Kumita, ayan, nasa ibang bansa, nagsasakripisyo para kumita. Nagpaplano, pagminsan sa isip nila, pagminsan sinusulat pa yung, yung mga plano nila sa buhay. Yung pag-iinvest, pagpapalago, ayan, yung sa iba pang paraan. Paggastos, ayan, lahat eksperto dyan, parang madaling gawin. Yung pag-iipon, yan yung kailangan ng lubos na motivation. Hindi lang kapag may PTS, hindi lang kapag napapaalalahan na nila Tita Kerry, nila Kuya Mike, hindi lang si DJ Jim, pero yung mga tagapakinig natin, pag ikaw mag-isa na, doon mo talaga masusubukan yung self-motivation, discipline, and the like, no? So, talagang doon sa lima na yon na binanggit natin, kumita, magplano, mag-ipon, magpalago at gumastos, talagang yung pag-iipon ang mayroong malakas na resistance. Natural or external. Yung may biglang sale eh. Diyan sa ali-ali, bagsakan lahat ng presyo. Miski na may disiplina ka, miski na meron kang pagpipigil sa sarili mo, yung paligid mo, tinutulak naman ang tinutulak. Yung sale. Hindi lang 50%, 70% off pa. Sabi dyan sa ali-ali. So, talagang tinutulak ka, gumastos. Okay. At tuloy nasisira yung pag-iipon. So, unang-una, sa kahit anong gawain yata, talagang importante na kilalanin ang sarili muna. Anong ibig ko sabihin? Hindi pa naman huhuli. Huwag niyong isipin napakatagal. Alam niyo po, yung unang tip para magtuloy-tuloy ng pag-iipon, ang unang tip, huwag ka muna mag-ipon. Nahihirapan ka pala eh. Huwag ka muna mag-ipon. Ang gawin mo muna, sa loob ng 100 araw, 1/3 ng isang taon or 3 buwan, in 100 days, huwag ka mag-ipon, huwag ka magtipid, huwag ka mag-invest. Kung ano yung pamamaraan, kung paano ka gumastos, sa bawat labas ng pera, ilista mo. Bawat labas. Huwag mong isipin, need ba to, want ba to, pinagplanuhan ba to, impulsive buying ba to. Tanggalin muna natin lahat yon. Sa loob ng 100 araw, araw-araw o sa bawat pagkakataon na ikaw ay naglalabas ng pera, isulat mo. Sulat mo. Ang isusulat, ano ang ginastosan, magkano ang ginastos, kailan ginastos, at yung pinaka-importanting tanong, bakit ginastosan? Yung bakit ginastosan, lagyan nyo po ng detalye. Huwag nyo lang po lalagyan. Halimbawa, Sunday. Nilagay lang Sunday, August 20. Okay. August 20 o August 19. Mm-hmm. Sunday. $100 lunch. Mm-hmm. Bakit? Gutom ako eh. Gutom. Gutom. Huwag nyo po, or yung iba sasabihin, alas 12 na eh. Kaya bumili na ako ng lunch. Yun yung bakit nila. Okay? Sa unang mga araw, okay lang po yun. Pero pag minsan, sipagin nyo lang yan ng mas maraming detalye. Now, araw-araw yun ang ginagawa. Pagdating ng pagtapos ng isang linggo o linggo, ang gagawin, markahan mo lahat ng pinaggastosan mo. Meron lang 3 klaseng gastusin. Hindi po needs and wants. Kasi parang bang ang sama kapag wants. Hindi naman po masama lahat ang wants eh. Yung luho. 3 klaseng gastusin. 3 klaseng gastusin, DJ Jim. Sorry. Wait, taka muna. Time out. Huwag mo muna ilalagay ha. Lumabas ka nga dito sa camera para makita ka kasi hindi namin nakikita yung reaction mo eh. Nagta-type ako. Nagta-type ka ba? Dumidila ba? Dumidila? Yung itsura niya parang... Nagte-take notes siya na ngayon. Oh, sige. Okay. Tatlong klaseng gastusin.
sa mga kababayan natin at lalong-lalo na kay DJ Jin. Ikaw ang ano ngayon, apple of the eye. Okay, go. Una, yung tawag nila sa Ingles, must have. Kailangan. Must have. Kailangan gastusan. Oh. Ang mga halimbawa dyan, yung pangbayad nyo ng renta ng bahay. Yung tubig. Yung pangmatrikula. Yung pangmatrikula ng mga pinapadala nyo rito sa Pilipinas. Kasama yun. Must have. Yung maintenance nyo. Yung vitamins nyo. Hmm. Kung lalo na yan, gamot. Mm. Must have yan. Okay. Yan. Pangalawang klaseng gastusin, like to have. I'm sorry. Better to have. Yung better to have na, ano bang, paano ba explanation na sa Tagalog? Pag minsan, naglalakad ka lang. Or nagbubus. Okay. Nagbubus ka. Okay. Eh, tinanghali ng gising si, hindi si DJ Jin, Hindi. May tinanghali ng gising. Okay. Ang dating must have mo, nagbabas ka lang. Eh dahil tinanghali ka ng nag-taxi gising. Nag-taxi ka ngayon. Nag-Uber ka dyan. Uber ka, oo. O kung mas mahal yung MTR, nag-MTR ka. Eh dati, kaya mo naman mag-bus. Okay. Nagmamadali ka. Okay. Napagastos ka ng mas mataas. Okay. Napagastos ka. Better to have yun. Better to have. Oh, tandaan mo yun, ha? Yes, better to have. Better to okay, have. Sige. Pangatlo, like to have. Ano yung like to have? Yung like to have, yan yung pag hindi mo ginastosan, hindi ka naman mamimiligro, hindi ka mamamatay. Like to have. Okay? Of course. Bilis mag-type ni DJ Gina. Of course, ang like to have. Basta hindi illegal, hindi immoral. Okay lang ang like to have. Okay. Okay lang. Okay. Basta wag illegal o immoral. So araw-araw, lista ng lista, bawat gastos, araw-araw, linggo-linggo, mamarkahan mo. Ah, ito, like to have to. Ito, better to have. Ito, must have. So makikita nyo yan sa isang linggo. Tuloy-tuloy pa rin ang gastosin nyo. Huwag kayong mag-iipon, huwag kayong magtitipid, huwag kayong magsusubi. Kasi 100 days nga to eh, or tatlong buwan. Okay. Pag natapos ang unang buwan, makikita nyo, yung isang buwan na gastusin, halos mapupusta ko. Ha? Mapupusta ko ang sweldo ni DJ Jin. Ubus na? Mas marami ang like to have. Mas marami ang nagastos na like to have. Yan. Lumulobo na yung mua. Wala pa tayo. Di pa nag-uubisa yung sambo natin. Lumulobo na yung ilong niya. Tsaka parang gusto niya akong putulin. Oo, oh, yung parang gano'n na nga. Parang, saglit lang, Sir Armand, yung ano, connection niyo medyo malabo. Oo nga eh. Sulat kamay for collection eh. Sulat kamay lang eh. Okay. So, ipupusta mo na yung lumalabas dyan, malaking porsyento ay doon sa, DJ like Jin? Like to have. Mm. Susunod yung better to have. Okay. Susunod yung better to have. Mm. Ang masama o mali, pinakamali, yung must have, pinapangutang mo. Kasi nauna yung like to have eh. Kung makakwenta nyo yan, teka, lahat ng ginastusan ko, 9,000 Hong Kong dollars, eh sumweldo lang ako ng 5,000 Hong Kong. Paano ko kaya napuno to? Makikita nyo, ay, umutang pala ako. Saan mo ginastos yung inutang mo? Sa must have. Kasi inuna mo yung like to have. Like to have eh, gusto mo yun eh. So, wala ka pa rin gagawin pagbabago. Tuloy-tuloy lang. Meron lang dinagdag yung naglilista. Sa unang buwan, pagkatapos ng unang buwan, si DJ Jin, habang naglilista at nagle-label yan, titingin-tingin yan. Marami yan sa kwarto. Ito, like lang yun. Must have to. Para kang nagtatalo ang sarili mo kung
mamarkahan mo ng like to have okay. or must have okay. or ito sana ang lalabanan nyo kung maglilista pa kayo. So, labanan nyo po, kailangan nyo maglista. Ang objective natin, malaman nyo ang sarili ninyo. Paano kayo naglalabas ng pera? Kasi pag hindi ka naglabas ng pera, may ipon ka eh. Ganun kasimple yun eh. True. So, sa loob ng 3 buwan, hindi na kailangan maglinggo-linggo tayong financial literacy, paano mag-ipon. Baka mapunta na sa usapin natin kung paano magpalago, paano makabili ng malaking bahay o makabakasyon ng gumastos ng tama. Hindi na natin pag-uusapan ng pag-iipon. Kasi sa 3 buwan na yon, sa bawat lista mo, mm-hmm. sa bawat lagay mo ng like to have. Ha? Nababawasan na yun. Oo. Kasi parang walang mas mabuting magturo sa isang tao kundi ang sarili niya. Ayun. Oo, wala. Walang ano yan. Kaya, by the way, gagawin niyo to kung kaya niyong patunayan sa sarili niyo in 100 days. Gusto mong makilala. Makilala lang. Makilala ang sarili ninyo. Ngayon, bilang... Ano? Taka mo na, taka mo na. May sinasabi si DJ Jin. Sige. Ano sabi mo? Napapatingin sa akin si Kuya Mikey. Hindi. Pero ano yung reaction mo ngayon dito? In what you see now? Parang mako-conscious ka bigla. Yun. Very correct. Ay, mali pala yung pinaggastusan ko. Tapos every time na iisip na may makikitang like to have, parang... Mamomove na siya doon sa category na yeah. Oo. So yung kaya mababawas siya. Mababawasan siya. Oo. Yung like to have. Oo, so kasi nga, tama si DJ Jin, na nagiging conscious, mag-isa lang naman ako rito, walang magsasabi sa akin, walang nagdidikta, kundi ang sarili mo. Yes. So in that case, yung magiging must-have mo will definitely increase and magdidikta yes. ngayon yung, ano yung... Like to have. Yung like to have at saka... Better to have. Sorry Kuya Mike. Hindi madadagdagan ng must have mo. Nababawasan lang yung like to have mo. At saka yung like to have. Oo, nababawasan. Hmm. So makikita mo, uy, merong na sobrang $200 this week ah. Next week, may na sobrang $250 ah. Pagtingin mo sa isang buwan, may sobrang ah, $1,300. Mm-hmm. Kasi hindi mo naman dinadagdagan yung must have mo. Nagbabawas ka na ng like to have. Mm-hmm. Ngayon, pagiging realidad. Mm-hmm. Dyan, sa Hong Kong, Starbucks, mula sa mga kababayan nating home manager hanggang sa mga professional dyan. Mm-hmm. Parang ang pinakamadaling gastusan na like to have, yung mga mamahaling kape, mga sikat na kapihan. Mm-hmm. Pag sa pangalawa, pangatlong beses sa isang linggo, nabibili ka at nilista mo at nilagyan mo na naman ng like to have, kahit walang katabi ka, baka nando ka pa lang sa pila, sasabihin mo, hindi na nga, madadagdagan na naman tong like to have. So, little by little, hindi ko sinasabi na ang pag-iipon, basta huwag kayong gumastos ng mga gusto nyo sa buhay. Magiging buryong ka nun. Mm. Mabuburyong ka. Lahat ang gusto ko, hindi na pwede para lang may ipon. Mm. Lahat na lang dahilan. Ang sinasabi lang natin, parang yung commercial ng alak dito sa Pilipinas, in moderation. Dahan-dahan lang. Miski na yung pagtitipid, dahan-dahan yung umpisahan. Hindi mo alam, wala ka naiipon, pero nakakapagtipid ka na. Nakakapagtipid. Iba yung ipon eh, sa pagtitipid. Yung ipon, may pumasok na pera, parang yung sinabi ng member natin, si Grace Basco, pumasok yung pera, nag-ipon na ako kagad. Itong sinasabi ko, huwag muna kayo mag-ipon kasi pinaghirapan natin yung pera eh. Parang may karapatan tayo dito, dugo, pawis, luha, ang puhunan natin dito eh. Ilang beses akong pinag-overtime ni Sir Mike, tapos ngayon sinweldohan ako rito.
sasabihin, wag kong gastusin. Okay, no. I need to treat myself. Parang, I need to treat myself. Yun. Oh. Lagi yun. Hindi. Eh, yun lang mga unboxing ni DJ Jin. Yung mga ina-unbox niya dyan. Oh, pag mga kahon. Binabantayan kita. Pag bukas niya pa, pare-pareho lang naman ang itsura. Yun yung sinasabi ko sa kanya eh. No, yung mga, pero again, hindi naman yan illegal, hindi yan immoral. Correct. Okay lang. Correct. Pero DJ Jin, pag yung must have mo ay nakokompromiso na ng utang, hindi na bayaran, na delay, eh mali na yung nauna pa yung like to have kesa sa must have. Now, meron para sa mga migranteng manggagawa natin. Sinasabi nila, paano ko ililista? Pinadala ko na sa Pilipinas yung pera. Naiiwan lang sa akin dito para sa every Sunday ko, $100. Lahat pinapadala ko na doon. Pwes, ang isa pong paraan para manumbalik ang tunay na pagmamahal at respeto ng bawat isa, yung pamilya dito sa Pilipinas at kayong nandyan sa Hong Kong, sabihin nyo sa mga kamag-anak nyo sa Pilipinas, bago ako magpadala, bago ako mag-remit, padala nyo yung listahan ng ginastosan ninyo galing doon sa pera na pinadala ko galing dito sa Hong Kong. So kinakailangan nun, Sir Arman, na meron ngayong posisyon na kinakailangan na meron din silang must, like, and? Better. Oo. Alam mo, Kuya Mike, sa mga co-op members ng KSK dyan sa Hong Kong, yung mga gumawa nito for 5-10 years nang ginagawa, yung tuloy-tuloy na ginawa to, naayos ang buhay pinansyal nila. Hindi ko sinasabing yumaman, naayos ang buhay pinansyal nila. Yung nag-umpisa nito na hindi nila tinuloy, parang balik lang sa dati ang sitwasyon nila. Ano yung sinasabi kong gawin ito? Yung hingin nyo yung listahan ng gastusin ng pamilya nyo sa Pilipinas kung paano nila ginamit yung pera na pinadala nyo. Now, wawarningan ko na ho kagad dahil tinatanong ko yung mga co-op member kung paano nila ginawa at ano ang nangyari. Sa unang pagkakataon na sinabi nyo yan, sa unang pagkakataon na sinabi nyo, yung kinwari tumawag sa inyo o nag-text sa inyo, mami, auntie, ate, sweetheart, napadala mo na ba yung pera? Sasabihin nyo, oo, napadala ko na. Ay, thank you. Sasabihin ng mga pinadala nyo. Doon nyo kagad ihihirit. Oo nga pala, bago ko magpadala sa susunod na buwan, pakibigay sa akin ang listahan ng inyong ginastusan. Madalahan nyo, sa iba't ibang pinapadalhan nyo, iba ang magiging reaksyon. Iba ang magiging reaksyon. Okay. Yung pinapadala nyo na asawa nyo at hiningan mo ng listahan para sa gastusin. Nawala tayo, nawala. Babalikan natin si ano ha. Mag-break muna tayo dahil tamang-tama. Tamang-tama yung oras natin. Half hour. Maganda yung pinag-uusapan natin dito, no? Mag-recap lang tayo bago tayo dumiretso doon. DJ Jen, let's go on a recap. Yes. Yung pinag-uusapan natin. Oo. Yun nga, katulad nung sinabi ni Sir Armand, no? Merong 3 types of gastusin. Oo. No, yung sinasabi niya muna, bago tayo pumasok dun sa 3 types of gastusin, huwag muna ho kayong mag-ipon. Oo, kilalanin niyo muna yung sarili niyo at kilalanin niyo po rin ang pinagagastusan niyo. Yes, kaya diba? Alamin niyo muna. And kaya, then you separate it into 3 categories. Yes, so in 3 months, which is 100 days, ang gagawin muna is ilista yung mga pinagagastusan nyo. Every day. Everything. Mm-hmm. So, kung anong oras, anong ginastos nyo, magkano, kailan yan, bakit. Kasi lunch na. Correct. Kasi wala akong baon. Correct. Ganyan. Mm-hmm. Tapos ngayon, after that, saka mo na siya i-mark dun sa 3 types na gastos. Ano yung first mark natin? Must have. Ano yung second?
better to have. And then yung third like natin. To have. Yes. The difference is, yung sa must have mo, yun yung ito yung mga kailangan talaga. Yun yung regular na pinagkagastusan nyo buwan-buwan. Electricity. Diba? Renta. Say, remittance nyo sa Maynila. Tuition. Mm-hmm. Yan. Mm-hmm. Yung better to have, yan naman yung mga... Incidental. Oo. Nagkataon na gusto mong... Kailangan. Kailangan nangyari yun. Kunyari, let's say, dati eh, nag-ano ka lang, nagbabas o naglalakad ka. Or nagre-regular bus ka, bigla kang nag-minibus. Correct. Kasi kailangan mabilis. Correct. Ayan. So, mas nadagdagan ngayon yung cost mo doon. Oo. Pero then, kailangan naman siya. Kailangan naman siya. Oo. Yan yung pangatlo ay... Yung like to have. Yes. Ito yung mga pinagagastusan naman natin na wala lang. Oo. O, na parang naglalakad ka lang niya. Uy, maganda to. Sige, bilhin natin. Oo, dahil 70... Pero hindi mo naman siya kailangan. 80% na discount. Oo. Ay, sige. So, suotin ko to sa ganito. Panagdag doon sa iyong mga pera. Yes. Diba? As long as hindi siya illegal o immoral, okay lang. Yes. So, ilista nyo daw lahat yun. Correct. So, mamaya, babalikan natin si Arman. No? Arman, yes. Na sumama na siya dito, OFW, dapat hingin yung listahan na pinagkagastusan ng pinadalhan ninyo sa Pilipinas. Yun yung panghuli na ngayon yun. Yes. Yun ang ating tatalakayin sa pagbabalik po ng ating discussion dito po sa ating Friday edition ng PTS. Don't go away! Okay, balik po tayo sa ating programa ha. Babalikan natin si Superman. Pinutol ho siya ni DJ Jin actually eh. Joe only. Eh di, merong ano, maganda tong this is one of the magandang idagdag natin sa pinag-uusapan natin ngayon. Sabi ni Terry Kaderao, sabi niya dito, tama sir, kaso nami-misinterpret nila yung mga sinasabi natin or namin dito sa mga OFW. Keso, nagpadala ka na, bakit aalamin mo pa kung saan napunta yung pera? Ayun. Yun yung pinag-uusapan natin ngayon. Ano? And this is something that we have to face reality. Hindi lamang yung OFW dito, lalong-lalo na yung mga kamag-anakan nyo sa Pilipinas. Because the hardest thing is to accept the fact, ito ha, mahirap talaga isipin nyo, the hardest thing to accept the fact na hindi naman ho kayo tinitipid or hindi nyo naman tinitipid sila doon. Ang gusto mo lang malaman kung tama yung pinadadala mo at napupunta sa tamang kumbaga pagbayarin yung pinadadala ninyo. Balikan natin si Arman Benko, of course, from the Philippines. Arman, paano mo, maganda yung, merong validity yung sinabi ni Terry, di ba? Na paano mo ilalabas ito na hindi mau-offend yung mga kamag-anakan mo sa Pilipinas? Yes. Pag-asawa ang hiningan mo ng listahan, baka murahin ka kagad nun. Ano ka ba? Lalabas-labas ka ng bansa, tapos nagpadala kang pera, gusto mo may listahan ba? Ano po, pasok sa kokote mo? Yan ang mga reaction daw. Yan ang reaction. Okay, sige. Next. Pag pinadalan mo anak mo o kamag-anak mo, pamangkin mo, parang binabastos ka. Ano ba naman yan, mami, auntie? Ang dami mong drama ngayon na natututunan. May pinapagawa ka pa ngayon na listahan. Mm. Parang nakakabastos. Mm. Pinakamahirap, pag pinadalan mo magulang mo at hihingan mo na listahan yung magulang mo, yung nanay o tatay mo. Mm. Ano sasabihin ng nanay at tatay mo? Aba, naniningil ka, naniningil. Eh, siyam na buwan kitang binitbit sa sinapupunan. Hanggang 7 years old, nagbe-breastfeed ako sa'yo. 14 years old ka na nga, nagbe-breastfeed ka pa sa akin. Ngayon, nagpapadala ka lang ng... 14 years old, dalaga na, nagbe-breastfeed pa. No? Pero pag ang nanay o tatay ang hiningan mo na listahan, yan ang pakiramdam nila, kinakwentaan mo sila. Hmm. Kaya po, huwag nyo gagawin o huwag nyo hihingi ng listahan kung hindi nyo po kaya tong tapusin hanggang dulo. Mga tatlong buwan lang to na sakripisyo. Anong ibig ko sabihin? Pag sinabi po nila yon, tatlong linya lang ang sasabihin nyo. I-memorize nyo na to, simpleng-simple. Mga co-op member, alam mo to. Mga co-op member, alam na po to. Panagsaseminar ako dyan sa Hong Kong. Kapag galit,
kapag highly emotional, hindi maganda sa pandinig yung reaksyon ng inyong kamag-anak. Ito po ang isasagot nyo, parang recording. Walang lista, walang padala. Thank you, I love you. Patayin nyo ang telepono. Wow! Mabigat yun, ha? Ah, huwag nyo babagsak yung cellphone. Hindi na po usong binabagsak ang telepono. Masisira ang cellphone. Papatayin nyo lang. Toot, yun na yun. Patayin nyo. Yeah. Okay. Ulitin ko, sa bawat reaksyon o salita ng kamag-anak nyo sa Pilipinas na pangit sa pandinig, dahil sinabi nyo pahingi ng listahan ng gastusin, sasabihin nyo lang po, walang lista, walang padala, thank you, I love you. Huwag mataas ang boses, huwag mahina, malinaw na sasabihin para kayong recording lang. Anong mangyayari? Tatawag po yan, tatawag. Yung asawa nyo, anak nyo, magulang nyo, nasisiraan ka ba ng ulo? Anong pinagsasabi mong, pangit na naman yung sinasabi. Pangit yung sinasabi. Sasabihin nyo lang po ulit, walang lista, walang padala. Thank you, I love you. Mabibisit yun. Mabibisit. Oo. So kailangan, Arman, pinaka-importante dito, kailangan sikmurain mo siya. Dibdib mo, yung dibdib mo. Di ba? Kasi, asahan mo yan, kinabukasan, may post sa Facebook. Nakatag ka. Yung asawa ko, yung anak ko, yung nanay ko, nababaliw dyan sa Hong Kong, naapektuhan na ng mga protester. Meron mga hinihingi sa aming listahan. Oo nga, no? Di ba? Ano, mag-reply ka, mag-comment ka. Okay. Anong comment? Anong ko-comment nyo? Walang lista. Walang padala. Walang padala. Thank you. I love you. I love you. Ayun. Di ba? Yun lang lagi. Yung may pang hearts. Oo. Gumawa ka ng recording. Gumawa ka ng recording. Langyan mo ng mga sombrero, ribbon, shades, red nose. Walang lista. Walang padala. Thank you. I love you. Yun lang ang lagi. Ako na lang magre-recording. Kung kailangan nyo ng recording, ako na magpapadala. Ang banat ko niya. Now. Ayan, go. Pinakamabigat, Kuya Mike, DJ Gene, mga takapakinig natin, mga OFW. Yung araw ng sweldo at araw ng remittance sa susunod na buwan. Kasi madali yan eh. Huwag niyong isipin, ay naku, nagalit, naku, nagtatampo. Huwag ko kayo mag-alala. Hindi naman yan makakapunta sa Hong Kong eh. Walang pera yan eh. Walang pera yan. Yun lang ang lagi niyo sasabihin. Walang lista, walang padala. Thank you, I love you. Sa unang buwan na dapat sana magpapadala kayo. Magsimba lang kayo, pumunta lang kayo sa park, o doon huwag kayong mag-day off, patayin nyo cellphone nyo, huwag kayong mag-check ng social media, dahil hindi nila gagawin yan. Hindi nila susundin yan. Kasi nga ang tingin nila, baliwala, may kalokohan ka lang na naisip. Yeah. Alam nyo, kaya ko po ito alam, sineshare ng mga co-op member natin dyan sa Hong Kong ano ang nangyari nung ginawa nila itong kalokohan na sinasabi ko sa kanila. Pero nabago ang kanilang relasyon sa kanilang pamilya. Pag minsan, ang problema sa pera, hindi pera. Yung relasyon na nakadikit doon sa pera. Anak natin. I like that line. Ang problema sa pera, ang problema ay yung relasyon. Yung relasyon na nakadikit sa pera. Totoo po yan. So, ayusin natin yung relasyon natin, baka maayos yung akala natin, problema natin sa pera. So, dumaan na yung unang buwan na hindi ka nagpadala. Naku, magpe-face sa Facebook nyo, tignan nyo. Makikita nyo anak nyo, pumayat na. Minsan ka palang hindi nagpadali. Payat na. Yung minamaliit ko, dinadaan ko lagi sa biro. Sasabihin pa sa inyo, may sakit, may karamdaman. Yung maintenance ko, yung gamot ko, hindi binigay ng anak ko. Napakawalang utak na loob. Napaka-ingrato. Ha? Gagawa din sila ng video, akala nyo? Gagawa rin ng video yung kamag-anak nyo. Nang nililisip yung mata. Okay? Ang laging sagot nyo, walang lista, walang padala.
Thank you. I love you. Alam nyo, habang nandito sila sa Pilipinas, mag-iisip sila, sino ba yung hinayupak na nag-advise dyan sa nanay mo, sa anak natin, kay auntie mo, bakit ayaw magpadala? Teka. Nag-uusap sila eh. Teka. Eh, nagsabi, thank you. Tapos, panghuli, nag-I love you pa. Sige na nga. Magpadala ka na nga, kahit anong listahan dyan. Yan ang una nilang gagawin. Pag naramdaman nila na hindi ka talaga nagpadala. So, magpapadala na po yan ng listahan. Yung listahan niya ng papadalhan, ha, yung pinadala sa'yo, yung one-fourth sheet of paper lang, napakamaliit. Mas malaki pa tong palad ko. Correct. Yun yung listahan. Nakalagay doon sa listahan, pagkain, 3,000 piso. Bahay, kuryente, tubig, 5,000. Eskwelahan ng mga bata, 10,000. Tinari lang, ganun. Hmm. Pinadala sa inyo. 18 na yun. Tawagan nyo. 18,000 pesos, okay. Tinawagan kayo, tawagan nyo. Sabihin nyo, uy, nakuha ko na yung listahan, maraming salamat. Oo nga eh, pinapahirapan mo pa kami dito. Ang dami-dami namin ginagawa, iniintindi dito sa Pilipinas, may palista-lista ka pa. Ayan. Ayan na yung listahan. Nasabihin sa'yo yan, ha? Okay, okay. Galit na galit. Ano pa? Parang karapat. Kumbagay, nagalit. Sila pa yung may karapatang magalit sa'yo. Akala mo may human rights violation? Akala mo may human rights violation? Okay. So, sasabihin nyo, salamat. Salamat, pinadala nyo. Pero hindi kompleto. Walang detalya. Hindi tulad ng ginagawa ko rito sa Hong Kong. Papakita nyo, listahan nyo. Di ba naglilista rin kayo? Araw-araw. Tapos must have, better to have, like to have. Ako nga nililista ko eh. Kayo rin maglista. So, walang kompletong lista, walang kompletong padala, thank you, I love you. Patayin mo telepono. Medyo humaba yun ah. Dumami yun ah. Part 2. Humaba. Pero ito po ang epekto sa relasyon. Anong epekto sa relasyon? Ngayon makikita nila kung ano pala ang sinabi mo. Ikaw na naghihirap dyan sa ibang bansa, na nagsusumikap, nalulungkot, akala nila napakasaya lang nyo lang dyan at nasa modernong syudad kayo ng Hong Kong. Dahil minsan pinatunayan nyo na kaya nyo, kaya ng dibdib nyo, kung ano yung sinabi nyo, paninindigan nyo. Sila rin sasabihin nila, sige na nga, panindigan na natin to, ilista natin. Magpapadala na, pangalawang listahan. Magyayabang pa sa'yo yan. Check mo yung email nyo. Nandiyan na yung listahan. Naka-email na siya ngayon. Naka-PDF. Oo, naka-email. Alam nyo bakit naka-email? Tanong mo ko yung Mike, bakit? Bakit? Mahaba. Kasi 14 pages yan. 14 pages. Nagmalaki pa. Excel file. Sa isang linggo pa lang yan. Sa isang linggo pa lang. 14 pages na. Ha? So titingnan mo yung listahan. Obviously, maraming mga dagdag. Addition. Wala naman dati. Ginastusan. Tapos ang reaction pa niya ng kamag-anak nyo. Oh, tingnan mo yung nasa baba, yung total. Kung magkano na gastos namin dito, 40,000. Yung pinadala mo, 20,000 lang. May kulang ka pa nga eh. Kinonsensya ka pa. Kulang nga yung pinapadala mo, 40,000 eh. Buti na lang, dumidiskarte kami rito. Sasabihin ng mga kamag-anak nyo. Ulo doon? Pero totoo yan, DJ Jin. Kinakwento yan sa akin ng marami mga co-op member nung ginawa namin yung social experiment. Ngayon, dahil nabalik na sa inyo kung anong sinabi nyo, pinakikinggan nila, maibabalik nyo ang power of the persihan ng pitaka. Power. Kapangyarihan ng kumikita. Sino bang kumikita? Kayo. Kayo dapat ang nagdi-desisyon, nagko-control kung ano ang gagastosan ninyo at kung kabag-anak niyo sa Pilipinas. Tingnan niyo yung mahabang listahan. Ito. Ano tong bigas na to? Bakit dalawang kaban? Buong barangay ba pinapakain natin? Hmm. Bawasan. Ito. Itong gastusin na to. Panay ang kain niyo sa mga restaurant na may bubuyog. Bago magsimba, pagkatapos magsimba, hindi, tanggalin to, kumain sa bahay.
Anong nangyayari ngayon? Hindi na kayo tigapadala lang. Kasama nyo ang pamilya nyo sa diskurso kung paano at ano ang gagastosan. Kasi hindi ka magpapadali. Alam, pinatunayan mo na eh. So bilang nanay, ate, parang tumtum, nagtataguyod ng pamilya. Di ba? Isa yan sa namimiss natin, kayo. Namimiss nyo na parang basta pinadala nyo, wala na. Either sobra o kulang ang sasabi ang pinadala nyo. Pag sobra, hindi naman sinasabi. Pag kulang, konti lang ang kulang, parang napakalaki ng kulang nyo. Ngayon, kayo nagko-control. Now, lalakas, tataas, lalawak ang pagpapahalaga ng pamilya nyo sa Pilipinas sa inyo, respeto at pagmamahal din. Hindi lang takot na hindi sila padadalan. Respeto, pagpapahalaga at pagmamahal. Dahil dyan sa exercise na ito. Alam nila, yung bawat linggo na nandyan kayo, ito lang ang katumbas na pera. Ulitin ko po, miskin ang gusto ni Kuya Mike, ni DJ Jim, tungkol sa pag-iipon. Pag minsan kasi, hindi tayo nakakaipon, lalo na ang migranteng manggagawa, kung panay gastos yung pamilya natin sa Pilipinas. Hindi naman pwedeng laging baliktaktakan kayo. Kaya nga dito sa social experiment na to, na tingin ko nagtatagumpay, huwag na kayo makipag-away pag merong hindi pangit ang sa pandinig. Sasabihin nyo lang lagi, walang lista, walang padala. Thank you. I love you. Yan lang. Iba-ibang tono, malalim, masaya, matiling. Hanggang maburyong sila. Ano ba pinagsasabi nitong kamag-anak natin, asawa ko, nanay ko, anak ko sa Hong Kong? Pero una, yung sinabi ko kanina, meron na ngayong saysay yung salita nyo. May saysay na. Pakikinggan, mabigat, may timbang talaga na mabigat yung salita nyo. Pangalawa, re-respetuhin at pahalagahan nila kung ano yung sakripisyo niya dyan sa Pilipinas. Then, katulong nyo na sila sa pagtitipid or pag-iipon. Hindi po kasi pwede kayo lang eh, na nagsasakripisyo na nga dyan, tapos yung dito sa Pilipinas, eh, ubos biyaya, buhay mayaman, dapat pare-pareho kayo struggling to be better, gumanda. Hindi lang gumaganda yung sa kanila, tapos yung sa atin eh, hirap tayo, uuwi tayo, walang-wala, or baliktad, tayo may pera, sila napariwara. Salamat sa technology, sa ganito. Madaling maramdaman yung pagbigkas nyo ng walang lista, walang padalating, I love you. Kahit anong tono, paiba-iba, yun lang ang sabihin nyo, basta hindi pa nila pinapahalagahan ang inyong salita. In this situation, of course, there will be questions sa nakikinig sa atin ngayon na, siyempre, ano yan eh, pahabaan ng PC yan eh. Di ba? Yes. Tibay ng dibdib. Well, on the part of the OFW, mas maatim nila yun kasi they're only considering one person to handle yung nararamdaman niya eh. Pero yung nasa Pilipinas, marami siyang kakuntsaba. Yes. Di ba? Marami siyang, kumbaga, itong mga taong ito, magkakaisa sila ngayon at ipupuntirian nila dun sa OFW na nandito. Ang tanong ko dyan, out of this, itong yung nabanggit mo nga, it's a social experiment. How long was the longest time bago nag-give in yung Pilipinas? 2 months. Dalawang sweldo. Kung nagpapadala kayo 2 times a month, isang buwan lang. Basta yung dalawang regular na padala. Kasi yung una, susubukan nila kung magpapadala ka o hindi eh. Ay, yung parang sasabihin nila sa'yo na, oh, hindi naman tayo maa-atim yan eh. Hindi naman tayo maa-atim yan. Oh. Eh, si Mami lang eh, meron siyang maintenance eh. Paano yung maintenance niya? Oh. Tapos sila rin, sabi mo, marami sila dito sa Pilipinas. Oh. Merong isa dyan, lagi, merong isa dyan. Eh, bakit kasi ayaw yung gawin yung listahan? Listahan lang pinapagawa eh. Oh. Diba? Oh, ano ba kayo?
bakit yung pa pinapahirapan? Sabihin, gumawa ang listahan. Oh. Hindi, gumawa ka tatlong listahan. Bahay, pagkain, eskwela. O di yan, nabigay na yung listahan. Oh. Bigay mo dyan sa nanay mo. Oh, di ba? Padala mo dyan sa Hong Kong, dyan sa ano. Oh. Kaya meron second line, meron second line. Hindi kompletong lista, hindi kompletong padala. Thank you, I love you. Oh, tapos, sasabihin, sira ulo talaga to. Oh, lagi yan magdedebate sila rito. Yung anak lang eh, nakukuha ng baon sa tatay na galing doon sa remittance ni nanay dyan sa Hong Kong. Sasabihin ni tatay, eh wala yung dinagpadala nanay mo eh. Eh kasi naman tayo, gawin nyo na yung listahan. Oh, diba? Oo nga. Sila dito. Ito po, alam ko lang dahil naikukwento ng mga, sabi ko paano nagtagal, paano nagtagumpay, paano napasunod. Eh, ganun daw ang nangyari. Meron pa ako tinawagan, sinubaybayan ko yung pamilya rito. Nung sigurado ako na hindi ako pagugulpe, hindi ako pagugulpe ng pamilya dito. sabi ko, nandito po ako para tulungan kayo, gawin yung listahan nyo para matuwa yung kamag-anak mo sa Hong Kong. Eh, ikaw pala dahilan! Ikaw pala! Hindi po! Hindi po! Napag-utusan lang po ako ni DJ Jill. Abangan niyo po yung Facebook Live ng Metro Radio. Nandun po yung DJ Jill. Matay tayo. Napag-utusan lang. Pero hindi, tama itong social ano na to. I think I agree to the fact that hindi ka pwedeng makapag-ipon. Kung single ka at wala kang responsibilidad, okay yun, di ba? Madali yun. Yes, yes. Yung you pay yourself first. Pero in yes. the pretext, sabi mo nga, modified version ito eh. Sa, para yes. sa mga OFW ito eh, di ba? Mm-hmm. Kasi, well, sabihin na natin si DJ Jin, hindi siya OFW. Pero ngayon, ano yung eye-opener sa'yo nito, DJ Jin? Na ngayon pa lang na hindi ko pa nagagawa yung listahan ko. Oo. Nag-iisip ka na. Conscious na ako na alam ko na kung ano yung mga like to have ko at saka better to have. At saka yung ko. Must have. At saka mo. Yung must have ko. What on the point of view naman doon sa pagpapadala mo doon sa Pilipinas? Ano yung nakikita mo ngayon? Na kapag magpapadala ako sa Pilipinas, oo nga no. Na katulad ng sinabi ni Sir Arman kanina, bakit sila sumasobra? Mm. Mm. Diba? Tapos saan nila kukunin yung sobra? Mm. Parang mali yata yun. So, we go back again to the listahan na nabanggit kanina ni Sir Arman. Ni Sir Arman. Yes. Na meron pala silang excess na pwede naman pagkuhanan noong matitipid nila at the end. Maiipon nila. Diba? Oo. At the end of the day. Sabi nga ni Sir Arman kanina, makikita mo na lang, may excess ka na 200 this week, may excess ka na 250 next week, may excess ka pala. At the end of, let's say, 1 month, may makikita mo, meron ka pala 1,000 na excess. O, di, pwede mo na siyang tabi. Diba? Yun na yung nasipo. Yun na yun. Basically, yun na yung nakikita mo ngayon. Ngayon, malaki kasi nung malingan yung sinabi ni DJ Jin. Malaki kasi yung malingan. Yung sabi niya na, uy, meron ka tuloy maiipon na $1,000. Hindi niya yan gagawin. Hindi yan gagawin ni DJ Jin. Pupunta yan sa Uniqlo o sa H&M. Dahil may extra 1,000 siya. Hindi pa mag-online shopping yan. Mag-online shopping. Magbubukas ka na naman ng ano. Parang magbubukas na naman ng kahoy yan. Yung mga Japanese oriental figures na naman niya. Lalabas na naman niya. Yung mga manika niya na mga singkep. Ilalabas. Magkakaroon na. Mapupuno na naman ng cabinet ang closet niyan. Sa mga nahuli na kita, DJ Jin. Pero again, hindi po yan immoral, hindi yan illegal. Yes. Kapag nakuha nyo yung disiplina na yung sinabi ni DJ Jin, conscious kung saan napupunta ang pera. Kung aware at tanggap na ito ay like to have at hindi nyo nakokompromiso ang must have, darating din magmamature ang tao. Hindi ko sinabing magbabagong tama. Hindi ko sinabing mali kasi yun.
magmamature ang tao, meron siyang ibang paglalaanan na mas mahalaga, mas importante. Halimbawa, wag naman po mangyari, hindi kay DJ Jim. Yung ganyan na merong naiipon pero ginagastos naman agad. Ganun yan eh, di ba? Yung kaya kasama sa tanong mo, paano ko matutuloy-tuloy yung pag-iipon ko? Correct. Yung ang tao, may kanta ang Rolling Stones noon, I can't get no satisfaction. Walang, So, aangat at tataas ang magiging kagustuhan ng isang tao. Mm-hmm. Lalawak. At dahil sa pagtanda, makikita niya, uy, meron nagkasakit na kamag-anak ko. Naggumastos 40,000, 50,000 pesos or Hong Kong dollars ay napakalaking halaga. Eh kung ito lang pala ay natuloy-tuloy ko ng 3 buwan, nakakaipon ako 1,000, meron na akong 3,000. Sa isang taon, 12,000 pesos or 12,000 Hong Kong dollars. Ilang beses, papasok po yun sa utak nyo, miski na hindi kayo magbasa ng libro o mag-seminar. Minsang nakaipon kayo ng 1,000 or 2,000. Nung makikita nyo, maaalala nyo, or makikita nyo sa kamag-anak nyo, sa katabi nyo, kailangan niya ng 2,000 o 5,000. Eh ikaw, nagbawas ka lang ng konti, moderation. Hindi mo na dinagdagan yung mga manikang singkit sa cabinet mo. Tinabi mo lang, ito pala ay malaki na ang maidadagdag kung sakaling katulad ng katabi ko, nakaratay sa ospital. Kailangan niya 5,000 Hong Kong dollars. Eh ako sa isang buwan nakaipon ng 1,000 Hong Kong. Darating po yan. Darating. Kasi hindi naman kayo lagi nandun sa mall eh. Correct. Mm-hmm. Nakakausap niya yung amo niyo. Nakakausap mo yung kaopisina mo. Nakikita mo yung kamag-anak mo. Darating sa inyo, oy, teka, tong pera ko, minsan na palang na gastos ko. Kaya yung naipon, dapat mawala sa kamay niyo. Halimbawa, si DJ Jin. Pilipino pa rin naman si DJ Jin, no? 15 seconds. Oh. Mag-open kayo ng bank account sa Pilipinas, doon nyo ilagay yung ipon nyo para hindi nyo magalaw. On that note, Arman, we'll catch you again soon. Dahil napakaganda nitong ano natin. Na-immerse si DJ Jin. Siya na ngayon ang center of our savings. Yeah. Walang lista. Walang madala. Thank you. I love you. Bye. Good night. Diyan po tayo namamahalam sa ating mga kasama po sa araw na ito. Thank you very much to Arman Benko ng KSK. We'll catch you soon. We love you. Thank you. Yes! Bye!